Ang drama ng buhay. Ang drama ng barangay. Mapapakinggan tuwing umaga sa radyo. Nobela. Nobela. Barangay LS 97.1. Barangay LS 97.1 number 1 sa tugtugan ng tawanan. Ang mga kapuso po nating nakatutok ngayon sa radyo Nobela sa Barangay Farang Marikina. Good morning! Kumusta po ang mga beshi? Kayo ba eh nakatanggap na ng inyong mga Christmas bonus ng mga aginaldo? Alam niyo na ha, yung pananahimik ko ha. Apir tayo, pero tayong wala pa. Good morning sa inyong lahat. Kahit naman traffic, yan po ay symbolism na malapit na po talaga ang Kapaskuhan. Kaya sobra po ang dami ng mga tao sa labas ng ating mga kakalsadahan. So mga naiipit po ng traffic ngayong umaga, chillax lang po kayo dyan. Si Papa Dudot na kasama ninyo from 9 to 11 in the morning. At makikilala po natin mga kabarangay si Lovely na paulit-ulit daw na sumusubok na magmahal sa iba't ibang mga lalaki. Pero every time na siya po ay ma-in love, eh doon din po siya napapahamak mga kapuso. Teka muna, paano ka mapapahamak kung na-in love ka? Ito ang malalaman natin sa kwento ni Lovely. Dito lamang yan sa Radyo Nobela. Asawa ko, bukas, birthday mo na pala. Tapos, second monthsary din natin. Ang saya-saya, no? Oo naman, masaya talaga. Double celebration yung asawa ko. Ano bang gift ko sa'yo? Siyempre special. At doon ko na ibibigay sa bahay nyo. Pupunta ko, ha? Ha? Ano? Bakit? Teka. Hindi po pwede, Lovely. Oo, bakit hindi naman pwede? Huwag mo sabihing istriktong magulang mo. E 32 ka na. Eh, kasi Lovely, limang taon na akong kasal. May dalawang anak na din ako. Sorry. Ano? Walang ya ka? Pamilyado ka na pala? Nagluloko ka pa? Tapos asawa ko pa ang tawag mo sa akin? Ang kapal naman ng mukha mo. Wala sa plano ko maging kapit. Lumayas ka! Huwag kang magpapakita sa akin! Baka mapatay pa kita eh! Yan naman si Marco. Matured sa akin. Sabi kasi nila, mas okay makarelasyon ang mas matanda kesa sa'yo dahil mas malawak ang pag-iisip, maunawain, at mas magaling mag-handle ng relationship. Oo nga, ang galing. Magaling mambola. Alam na alam ang kiliti ng isang babae. Yun pala, pamilyado na. May asawa na. Dahil dyan, isang taon na naman bago ako nakamove on. Anong gamit mo shampoo? Ganda kasi ng hair mo, tapos ang dulas, mabango pa. Naku, tamang suklay lang yan. Babe, sarap mo namang yakapin. Nag-gym ka na ba? Ang laki kasi ng chest mo ngayon. Feeling ko tuloy, ang macho-macho mo. Talaga babe, lumaki dibdib ko? Oo, nakakagigil nga oh. Ang cute-cute mo talaga. Aray! Umpok-umpok. Aray, babe, tama na, masakit. Aray, ouch! Bakit, babe? Teka, bakit nga ba malambot yung chest mo? Di ba dapat matigas yan? Babe, nagpipils ako. Babe, I'm gay. Sorry kung ginamit lang kita para hindi magdudang parents ko. Yan naman si Mike. Pogi, ang kinis, at laging mabango. Kaso, di kami talo. Lalaki din pala ang gusto. Ewan ko ba? Noong nagpaulan yata ng kamalasan sa pag-ibig ang langit, ako na yata ang may pinakamaraming nasalo. Mr. Wright, kailan ka ba darating? Tatanda na ba akong dalaga? Bella. Alam niyo mga kabarangay, ang pag-ibig daw po ay parang
inuman niyan. Darating sa point na sasabihin mo na pass mo na, hindi ko na kaya. Mukhang nalalapit na mga kapuso ang pagsasabi ni Lovely na hindi na niya kaya ang pakikipag-relationship, mga kapuso, dahil sa dami na mga palpak na mga pagsubok niya sa pag-ibig sa mga lalaking hindi naman deserving sa kanya. Pero ewan natin kung ano mangyayari sa part 2 sa Barangay LS 97.1. Tugstugan na mga kapuso, Radyo Novela. Will you count me? Nang Barangay sa Radyo Novela. Barangay LS 97.1 number 1 sa Tugstugan at Tawanan. Ang mga kapuso po natin nakatutok ngayon sa Barangay Parang sa Marikina. Huwag mong iparamdam na special siya kahit na hindi naman totoo. Niloko mo na ang sarili mo, nandami ka pa ng tao! Para po yan sa mga manluloko, katulad ng mga ex, mga exes. Dami exes, ano? Na meron itong si Lovely kanina sa part 1. Nalaman po natin na sobrang pait pala ng mga pinagdaanan niya sa mga naging karelasyon niya. Isipin nyo ha, lahat ng mga lalaking dinate niya may mga sabit, may mga problema. Ito na lang ang pag-usapan natin. Did you know that Smart is giving away lots of surprises this Christmas? Alam nyo, narinig ko na to ha, na they'll be giving away free 1 gig of data this holiday season. You heard it right, mga kaibigan. Every time you subscribe to Giga Surf 99 or All Out Surf 99, you get extra 1 gig of data for more games, more videos, and more of everything else. Awesome, right? If you want to get the free 1 gig of data, make sure you subscribe to Giga Surf 99 by texting Giga 99 and send it over to 9999 or All Out Surf 99 by texting All Out 99 at ipapadala niyo po yan sa 9999. This promo is until December 14 only, so better load right now, mga kaibigan. Stay tuned for more hashtag smart surprises coming your way this Christmas. Ang ating promo po ay extended to December 14, 2017 per DTI-FTEB permit number 17026 series of 2017. Magandang balita yan kung meron po kayong gustong kausapin. Kung gagamit kayo ng internet, meron kayong babatiin ng Merry Christmas, subscribe na po kayo dyan. Ano? Mag-text na po kayo. At eto na, mag-text na rin po kayo at mag-post ng mga comments sa ating Facebook account. Hanapin po, www.facebook.com/papadudut. Dahil, pwede na kayong makialam sa kwento natin. Ano ba ang say ninyo sa mga pinagdaanan ng ating kabarangay na si Lovely? Ito yung mga buwan na manos natin today. Si Jeneline Husol, Lovely pangalan pa lang, sobrang mapagmahal na. Kaya lang, sobrang malas talaga pagdating sa pag-ibig. Paulit-ulit na lang, papadudut, na niloloko, ano? Nagmamahal ng paulit-ulit din na nagmove on. Bibihira lang ng ganyang babae na hindi sumusuko kahit na ilang beses na masaktan. Ay nga pala kay Darlet Joy Basco na nakikinig ngayon sa Barangay LS. Si Jensen Bakiran, good morning. Lodi, Papa Dudut, tawa ko ng tawa sa story ngayon. Oo. Una, balikan, sumunod, naging eskabeche siya. At sumunod naman, Becky. Oo, gulong-gulo na. Sana sa susunod, di na try lang ng try. Hindi porket maraming manloloko, hindi porket nasa yun ang lahat ng panloloko, titigil ka na mag-try. Okay, so you better try and try daw, ano sabi niya. Ay nga pala sa mga hashtag papadudutnatics and fans club, sa mga nakikinig ng Barangay LS, galing kay Jensen yan. Ano nga ba ang ganap sa ikalawang part ng Radyo Novela? Hi mahal! Kamusta ang araw mo? Kamusta ang school? Ayun, daming mga activities. Malapit na kasi ang exam, di pa ako nakakapagbayad. Ganun ba mahal? Magkano ba babayaran mo? 5,500 pesos, mahal. Okay. Sige, mahal. Ako na munang sasagot. Basta mag-aral kang mabuti, ha? Talaga, mahal? Wow, salamat. I love you, mahal. May mga iba pa pala kaming babayaran sa school. Yung dalawang major subject ko, tig 2,500 yun. Tapos may libro din ako na dapat bilhin. Saka mahal, sira na yung sapatos ko. Baka naman gusto mo akong regaluhan. Luma na din tong phone ko, nakakahiya. Pag nilabas ko, pagtatawanan ako ng mga tropa.
Yan naman si Roy. Pang-apat na boyfriend ko. Estudyante. Sabi kasi, pag medyo bata sa'yo ang partner mo, mas matino, sweet, at natuturuan mo kung paano magmahal. Pero Diyos ko, Day! Magastos naman! Ginawa ba naman akong instant nanay? Ano to? 2-in-1? May jowa na ako? May anak pa? Ako lahat ng gagastos? No way! Abby? Sino ba tong tawag ng tawag sa phone mo? Ang kulit-kulit? Tapos text ng text? Boss pa ang tawag sa'yo? Bakit? Manager ka na ba? Ha? Eh, wala yan, love. Ano lang yan? Yung sa, ano, sa kantin namin. May unpaid bill kasi ako. Oo, tama. Di pa kasi ako nakakapagbayad eh. Ah, ganun ba? Totoo yan ah. Baka na naman niloloko mo ko. Naku, ba't naman kita lolokohin? Ikaw lang ang one and only lovely ko. Ikaw lang ang girlfriend ko, love. Thank you, love. Oh, ayan. Nag-text na naman. Ang kulit talaga. Basahin ko na nga. Abby, sweetheart? Si Jessica ito? Wala akong kasama mamaya sa boarding house. Punta ka ha. Miss na kasi kita. Dala ka foods. Ingat ka ha. I love you, sweetheart. Sweetheart pala ha. Magsama kayo. Mga manloloko. Sa sobrang desperada ko para magka-love life, pati lesbian pinatulan ko na. Nagbabakasakali na sila na yung magbibigay kulay sa black and white kong buhay pag-ibig. Kaso, nga pa rin talaga. Malas talaga yata ako sa pag-ibig. Excuse me, kuya. Saan dito yung mga cookbook nyo? This way po, ma'am. Okay, ito. Mukhang mahirap naman iluto tong mga to ah. Pang-expert. Kuya, meron ba kayo yung libro kung paano gumawa ng gayuma? Joke lang. Gayuma? Ma'am, sa ganda nyong yan at sexy nyo. Eh, hindi nyo na kailangan pang manggayuma. Kuya, hulaan ko. Wala ka pang benta, no? Galing mo kasing mambola eh. Huwag kang mag-alala. Bibili ako kahit di mo ko bulahin. O, ito. Kunin ko na to. Tapos itong Italian cookbook. O, isama mo na din tong how to make a dessert. Baka sakaling makatulog. Ay, ay! Ay, nako. Nako, ma'am, nahulog. Sorry. Nako, sorry din, kuya. Kasabay ng pagkahulog ng mga libro, ay para namang lumulutang ako sa ere ng mga sandaling yun. Grabe ang titig ng sales boy sa akin. Hindi ko ma-explain. Parang may magic. Parang may 1,000 kontador ng kuryente ang sumabog. Mas malala pa sa spark ang nararamdaman ko. Nakakakilig! Hi, lovely. Lulukuhin ka na naman yan. Nang Barangay Radyo Nobel. Mahalin mo daw yung taong nagpapakilig sa'yo ngayon at hayaan mo na lang yung mga taong walang kwentang sinayang ka lang. Nako, ang bilis mag-move on ang bida natin, ha? Palakpakan natin. Kapag may pangit sa sitwasyon, sa relasyon, lipat ka agad sa kabila. Hanggang sa part 2, ganun pa rin mga kabarangay, no? Pero sa huling lalaking nakilala niya, no? Sino kaya tong mysterious na lalaking ito, no? At ano nga ba ang maio-offer niya sa ating bidang si Lovely, mga kabarangay? For the pang ilang beses na ba? Hindi ko na nabilang, no? Kayo ba may tsaga kayo sa ganyan, sa pakikipagrelasyon? Yung hindi ka hihinto hanggang di ka nakakahanap ng taong magpapakilig at magmamahal sa'yo ng totoong-totoo? Well, yan nga po si Lovely at hanggang sa ngayon, umaasa na makikilala na niya ang kanyang Mr. Right. Siya na nga ba? Sa pagbalik po natin ng Radyo Nobela, alamin natin lahat ng yan sa Barangay LS 97.1. Mga kapuso, tugstuga na! Barangay LS 97.1 number 1 sa tugstuga na tawanan ang mga kapuso po natin sa Barangay Bagong Silang. Sa Mandaluyong, huwag kang gagalaw muna, ha? Baka mabenat ka niyan, ha? Sa mga Bagong Silang.
Pero kapag ganitong kapaskuhan, mga kabarangay, masyadong busy ang mga tao, no? Lahat na sa labas. Kaya kahit na wala kang nararamdamang masama, talagang sasama ang pakiramdam mo. Buti na lang nakatutok sa atin ang guwapong-guwapong nasakyan ni Chico Tito, mga kapuso. Sinakyan mo na, Chico Tito, ano? Si Manong Uber Eli Balona, nakasakay ngayon ako pumuntang terminal ng Genesis, si Papa Chico Tito. Ano, kumusta ang pagsakay mo sa kanya? Kaya Eli, iligaw mo na yan si Chico Tito, ha? Hoy, sabi ni Chico Tito, si Kuya Eli daw na Uber driver ay mabango. Oh. Amoy orange daw. Ikaw naman, kulay green. Sa lahat ng mga nagmamaneho ngayon, traffic, mga kapuso, ano ko, eh. Alam nyo, kanina, totoo lang, yung minamaneho ko na 45 minutes, isang oras dati. Ngayon, isang oras kalahati na. Sobrang traffic. Alam nyo naman, Kapaskuhan na, oo, lahat nasa labas na, ano, lahat maraming pera. Ako lang ang walang pera dito, eh. Kanina, ito, totoo, andito si, ano, eh, si Mr. Wanted Sweetheart, Papa Ball. Pinag-uusapan sa Potpot and Friends, patulan natin yung question nila, magkano naman ang wallet mo? Oh. 100 hanggang Biyernes. Langyaka. Walang agatol-gatol, ano? 100 pesos. Hindi ko kinakahiya yun. Ah, okay lang yan. Kumbaga, hindi, at saka ikaw, kakato ka lang sa may bahay, may pagkain ka na. Papakita ko lang abs ko, papadudot eh. Oy, ako, nasa may wallet ko? Mamaya. Pops, pwede bang paano paabot ng bag? Kanina sa Potpot and Friends, kung kayo po eh gigising ng maaga, makinig ho kayo dyan. At patuloy niyo yung mga tanong nila, ano? Magkano naman ang wallet ko? Mahaba pa oras, sige! Bilangin natin. Puro barya, nakakahiya. 100, 50, 200, 300, more or less, mga 500 plus. Ayun lang pera ko, ha? Pero marami akong card, do. Etos lang. Anyways, mga kapuso, ito na. Sa lahat ng mga nakikinig, did you know that Smart is giving away lots of surprises this Christmas, mga kaibigan? I heard they're giving away free 1 gig of data this holiday season, ano? You heard it right. At pati po ako, narinig ko na tama to. Every time you subscribe to GigaSurf 99 or All Out Surf 99, you get extra 1 gig of data for more games, more videos, and more everything else. Awesome, right? If you want to get the free 1 gig of data, make sure you subscribe to GigaSurf 99 by texting Giga 99 and send it over to 9999 or All Out Surf 99 by texting All Out 99 and send it over to 9999. And this promo is until December 14 only, so better load right now, mga kaibigan. Stay tuned for more hashtag smart surprises coming your way this Christmas. Promo extended to December 14, 2017 for DDIF DEB permit number 17026 series of 2017. Kanina sa Radyo Nobela, nakilala po natin si Lovely. Ano, matindi itong si Lovely. Marami naging boyfriend eh. Ang problema, lahat may sabit. Mahanap na kaya niya si Mr. Right. Narito na po ang part 3 ng Radyo Nobela. Ano ba yan? Ang tagal-tagal naman ng mga ka-office mate ko. Sabi 8 p.m. Lumalamig na tong kape ko, wala pa rin sila. Hi miss, is this chair taken? No, not taken. Teka, wait. You look familiar. Oo, tama. Di ba ikaw yung sa bookstore? Oo nga. Ikaw din yun na. Hi, how are you? I'm good, thanks. By the way, Brian nga pala. Mukhang kanina ka pa dito, ah. Nga pala, nag-dinner ka na ba? Anong gusto mo? Sagot ko na. Small world, no? Grabe, dito pa talaga tayo nagkita. Oo nga, eh. Di ba, kahit na mo? Oo, di ba? Destiny. Grabe, napakadaldal ni Brian. Pero may sense siyang kausap. Witty, at grabe ang humor. Nakakatuwa siya, hindi boring. Ang dami naming napagkwentuhan. And guess what? Pati love life niya, naikwento niya na. Napakwento na din ako ng bahagya. Nakapagpalitan din kami ng number at naging friends na din kami sa FB. At
Mabuti naman at wala kang lakad ngayong day off mo. Wala naman. Usually kasi nasa bahay lang ako eh. Pahinga lang, ganun. Eh di buti pala at niyaya ka tang mag-lunch dito sa dagat. Oh, ano ba yung niluto mo para sa akin? Inihaw na liyempo at ensilada special. May talong, sibuyas, kamatis, konting luya, patis at kalamansi. Pinaghalo-halo ko lang yan. Diba, parang love life mo lang ha. Maalat-alat na maasim-asim, tapos halo-halong manluloko. Oo, ganyan naman kayong mga lalaki eh. Mga manluloko. Oops, uy. Huwag mo naman lahatin. Iba ako. Bakit, alien ka ba? Hindi naman sa ganun. O, eto nga, tigman mo yung niluto ko. Magugustuhan mo yan. Ano ba yan? Tcharan! Kanin! O, diba? Simple lang, pero dahil ano't ano pa man ang ihain mo, sa kanin pa rin ang bagsak mo. Wow ha! May baon ka ding hugot sa kanin. Kulang ako kung wala ka ganun. Oo naman, syempre. Oo siya. Kain na. Bubusugin pa kita sa pagmamahal ko. sa kanin ko. sarap ng lempo ah. Sarap din ang ensaladang talong, love. Ay, lovely pala. Pwede ka nang mag-asawa. Ligawan kaya kita? Ewan ko sa'yo. Sige na, ligaw lang naman. Hi, lovely. Gulat ka, no? Kala mo si Alden Richards, no? Ako lang to, si Brian. Si Brian ang buhay mo. Kumusta? Okay lang. Oh, ba't parang malungkot ka? Sorry ah, late ako sa date natin. Naku, ayos lang yun. Nakukulitan ka na ba? Hindi ka na ba masaya? Ayaw mo na ba? Parang wala ba talaga akong pag-asa sa'yo? Hindi. Huwag mong isipin yan. Ang totoo nga niyan eh, masaya ako pagkasama ka. Ikaw lagi ang kumukumpleto ng araw ko. Sa totoo lang, matagal na nga nahulog ang loob ko sa'yo eh. Eh kung ganun, ba't hindi mo pa ako sagutin? Araw-araw kitang patatawanin, araw-araw kitang mamahalin, at kahit tayo na, araw-araw pa rin kitang niligawan. Alam mo naman lahat ng pinagdaanan ko, diba? Mag-i-invest ka ng feelings at effort tapos lulukuhin ka lang. Pagod na ako umasa, ayoko nang masaktan. Lovely, sige na, bigyan mo naman na ako ng chance para patunayan ko sa'yo na hindi ako tulad ng ibang nakarelasyon mo. Tumingin ka sa mga mata ko. Hindi ako si Justin. Hindi ako si Marco. O si Roy. O si Abby. Ako si Brian. Sagutin mo lang ako. At ako mismo magpapatunay sa'yo na hindi lahat ng lalaki manluloko. Sinagot ko si Brian. At pinatunayan nga niyang iba siya sa lahat ng nakilala ko. May isang salita. May paninindigan. At higit sa lahat, may respeto sa babae. Sa mga katangiang ito, ay hindi malabong siya na ang mapapangasawa ko. Lalo't sa halos 2 taon naming relasyon, ay namanhika na rin siya. Ang buhay pag-ibig, minsan, parang pelikula yan. Ang daming extra, pagtatagpuin, pero hindi itinedhana. Pero sa dulo ng kwento, darating ang leading man ng buhay mo. Si Lovely, at ito ang aking kwento. Ikaw, ilang beses ka na bang niloko? Nang Barangay Radyo Nobela. Alam niyo mga kabarangay, ang pag-ibig daw po ay parang pantog na punong-puno na po ng ihi. Bakit mo pipigilang umihi kung sasabog na? Sa mga kabarangay natin na dumaranas na ma-in-love sa mga oras na ito, huwag mong pigilan, di ba? Sa lahat ng mga gustong ma-in-love ngayong malapit ng magpasko, no? Tama-tama, malamig ang simoy ng hangin sa gabi, sa padaling araw, di ba? Masarap yung meron kang kayakap, meron kang gamot na Yakap Soul. Yakap Soul! Sa mga kabarangay natin, isang nakakakilig na ending ang meron po si Lovely, mga kapuso. Sino magkakala, no? Isipin nyo ha, sa lahat ng mga pinagdaanan niya na pakikipagrelasyon sa mga lalaki, meron pang lesbian, ano sabi niya? Lahat ito ay failure para sa kanya. Hindi niya akalain na darating pala ang isang Brian na magpapatunay sa kanya na meron palang tinatawag ng Mr. Right. Diba? Akala mo lagi na lang left. Lagi kang naiiwan din, ano? Pero meron palang Mr. Right. O, di ba? Kaya huwag po kayo mawala ng pag-asa, mga kabarangay. Matatagpuan mo din siya. Malapit na. Malay mo, 10 years from now.
Dito lamang sa Barangay LS 97.1, mga kapuso, tugstugan na! Nobela. Barangay LS 97.1, number 1 sa tugstugan at tawanan ang mga kapuso po natin sa Barangay Malamig, Mandaluyong! We have 14 days to go before Christmas, mga kaibigan. 11 days to go before Christmas. Oh, 14 nga. Ano ba talaga, kuya? Sa ating radyo novela, mga kapuso, nakakilala po natin si Lovely, ano? Itong babaeng ito, nakakatawa sa kanya. Ang dami-dami niyang mga pinagdaanan ng pakikipagrelasyon sa iba't ibang mga lalaki na nagkaroon ba ng lesbian. Pero alam niya, hindi po siya nakikitaan na kawalan ng pag-asa na makakahanap din siya ng kanyang forever. Hanggang sa dumating na nga itong si Brian, ang lalaking nagpatunay sa kanya na merong talagang forever na para sa kanya. At sa lahat ng mga nakikinig natin na hindi pa rin po nakakahanap ng kanilang forever, alam nyo ang reason kung bakit walang forever? Kasi hindi ka naman nag-i-effort na hanapin siya. O, diba? Sana lahat ng mga nakatutok sa atin, katulad ni Lovely, na hindi susuko sa paghanap ng taong deserving sa kanya at deserving na mahalin niya. O, diba? Sa lahat ng mga nakatutok sa atin, sana nagkaroon ng aral sa inyo yung ating radyo novela. Si Jenaline Husol, kahit na ilang beses ka man na maloko o lukohin, darating din yung lalaki na mamahalin ka at irerespeto ka ng sobra. Happy ending story ngayon, Papa Dudut. Lovely and Brian, lesson sa story, huwag ka lang mawala ng pag-asa sa buhay, pag-ibig at pag-asa. Diba? Kahit anong pait ang pinagdaanan mo, may isang tao pa din na bubuo. Bubuo nito at magpapasaya sa'yo balang araw. Si Jensen, tama nga si Brian. Hindi lahat ng lalaki manloloko. Siya na ang kasama mo sa altar. Sana magtagal pa ang inyong relationship. Hindi kagaya ng old boylet mo, mga manloloko. Pabati nga pala, mga nakatuning ngayon, ang mga kaibigan ni Jensen. Hi kay Evangelista Rachel, kay George Maliksi. Mga nakikinig sa atin, si Leslie Batindaan, si Bijen Olegram. Thank you. Si Ayam Asagnar. Alam ko to, ito yung mga binabaligtad na mga pangalan. Ayan, si Brian lang pala ang sagot sa lahat ng problem nila sa pag-ibig. Hindi ba may kasabihan talaga na try and try until you succeed? Akala mo minsan talagang wala nang solusyon sa problema natin. Yun pala, subok lang yun, pagsubok. At malalampasan natin lahat ng yun. Hay nga pala sa mga taga Santa Cruz, Laguna, si Sarah. Oo, at hi nga pala kay Monica Rose Sindap na nakikinig sa atin. Si Ate Marvin nakikinig din sa atin. At sa lahat pala mga kapuso natin, ang mga na-touch sa ating radyo novela. Hindi ba? Oh, yeah. Good morning sa'yo, Mama Bel! Good morning, Papa Dudot. It's a traffic Monday. Correct, because it's 14 days to go before Christmas. Oo, grabe. Oh. Parang kailan lang nagbibilang tayo? 100 days, ha? Ngayon, correct. 14 na lang. Alam mo, totoo talaga na may forever, no? Sa EDSA at sa iba pang lugar. Oo, forever traffic dyan, Papa Dudot. Kaya kung maghahanap kayong forever, baka nasa EDSA. Correct. At kung kayo po ay nata-traffic ngayon, mga kapuso, kayo po tumutok lang sa ating sikat sa barangay dahil si Mama Bel ang bahala sa mga tugstugan natin. Yes, mga kabarangay, let me take care of you. O yun! Magpasikat na sa aking page, facebook.com/mamabelmanila or sa aming page, Barangay LS 971. Ayan, maraming salamat. Susunod na po yan, mga kapuso. At i-acknowledge lang natin, pa-shoutout mga tricycle drivers ng Association of Galas on December 16 ay mayroon palang Christmas party. Non-stop convenience store sa Galas, Quezon City, nakatutok sa atin. Alas 2 pala ng hapon ng Christmas party nila. Si Noreen, maraming salamat. Jimino and Delphine Alonso, thank you for tuning in. At sa lahat pa ng mga kapuso natin na sumubaybay sa ating radyo novela. Ako po si Papa Dudut, tugstugan at tawanan, tuloy-tuloy lang. Dito po yan sa Barangay LS 97.1. Tugstugan na!